Maligayang Pasko, mga kasambuhay, yung ating mga kababayan, mga OFWs, Overseas Faith Witnesses, dyan sa ibang bansa. At para sa mga kababayan kong Bisaya, malipayong Pasko sa inyong tanan. Ang ating pag-uusapan ngayon na tatalakayin ay patungkol doon sa Feast of the Epiphany. Ay siyang mas nauna pa kaysa doon sa Christmas tradition na meron tayo ngayon. It was even celebrated during the 2nd century after the resurrection of the Lord. So ang Epiphany ay nagagaling sa salitang Griegong Epiphania na ibig sabihin is to reveal. Kaya ang Epiphany ay isang parang theophany. It is the manifestation of God in the flesh. But this time around, hindi lang ito sa mga Hudyo na siyang ipinagdiwang natin noong nakaraang simbang gabi, kundi para sa iba't ibang lahi ng sanlibutan, represented no less by the three kings. Maraming pangalan ang pagdiriwang ng kapistahang ito. Para sa mga kapatid nating Eastern Catholics or Eastern Christians, by Eastern Christians, yung mga OFWs natin, siguro na nakasalamuhan nyo sila. Ito yung mga nasa Mediterranean, sa Turkey, yan yung nasa Russia, Ukraine, Egypt, Africa, some parts of Africa. Ang kanila, para sa kanila, ang kapistahan ng Epiphania, pagpapakita ng Panginoon, ay tinatawag na Little Christmas. O di kaya'y Christmas of the Gentiles. Eh para sa atin, in the Western Church, ay mas pamilyar sa atin ang the Feast of the Three Kings. Pero yung Christmas of the Gentiles ay mas, para palagay ko, mas angkop doon sa kapistahang ito. Bakit? Dahil pinapakita sa atin ng Panginoon na ang kaligtasang dulot niya ay hindi lamang para sa bayang piniling Israel, kundi mismo para sa atin lahat na nanggagaling sa iba't ibang panig ng mundo, represented no less by the three kings. Kaya nga si Melchor, si Gaspar, si Baltasar ay merong maitim, merong maputi, merong singkit, merong Asian, representing all of us. At ano ba ang naging kahalagahan nito? Well, it tells us that salvation is for all. Though we are not part of the Israelite nation, tayo din pala ay kabilang noon sa nailigtas ng Panginoon. Na tayo din pala ay kasama doon sa bunga ng kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon na makabalik tayo doon sa ating tunay na tahanan sa ating Diyos Ama. Kaya yun ang kagandahan ng pagdiriwang na ito. It tells us about the universal scope of God's plan of salvation. Na tayo din pala iligtas doon sa ginawa ng Panginoon, sa kanyang pagsilang, hanggang doon sa kanyang pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Tatlong bagay, marahil ang pupwede nating matutunan dito sa pagbisita ng tatlong pantas. Una, they saw the star. Nakita nila ang tala. Pero kung paano nila nakita ang tala, siyempre, kailangan nilang tumingala. And for me, that is very symbolic. Bakit? Lalo na sa panahon natin ngayon, kung marami ang naging addict sa mga cellphones, ano nangyayari? We have been afflicted with what it's called FOMO. FOMO, fear of missing out. So, ang nangyayari, lagi na tayong nakayuko. Iba pa nga ay nasasagasaan na. Iba pa ay yung kahanap kay Pikachu o di kaya kay Pokemon ay natitisod, nasasagasaan, nadidisgrasya dahil laging nakayuko. And they call that the lean-in mentality. So we really need to rediscover our longing for God. We need to look up the sky. Pero isang bagay na dapat din nating tandaan ay yung pagtingala natin sa langit, hindi lang iisang bituin ang ating nakikita. Maraming mga bituin dyan. Marami rin mga false stars. Marami rin mga comets. Marami mga meteors. Marami mga shooting stars na panandalian lamang. So we need to decipher, we need to discern which one is a true star. At ayon doon sa nakasaad sa Ebanghelyo,
It is a star at its rising. So hindi yun isang bituin na talagang ikaw ay gugulantangin. O di kaya ikay masisilaw. But something that encourages you and welcomes you back into His peace and His love. Ganun ang Panginoon sa atin. Kaya maaring ang unang tanong dito sa unang punto na ito ay ano ba ng klase ng tala ang ating sinusundan? To which star do we gaze into? The star of success? The star of money? The star of career? The star of honor? The star of pleasure? Dahil isa lang ang tunay na tala kung saan ito ay nakapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. There is only one star that can truly give us lasting peace and eternal joy, and that is the star of Christ. So yung tatlong pantas, they saw the star. And after they saw the star, which brings us to the second point, they set out. So ibig sabihin, hindi sila natili doon sa kanilang lugar. At dagli-dagli, hinahanda nila ang kanilang sarili with all the provisions and the logistics para hanapin at sundan yung bituin na yon. And exactly, if you apply it into a spiritual life, it calls us to make a concrete decision and go out and embark on a journey. To go beyond your comfort zone, to take a risk. That is how it is to follow the Lord para sundan ang kanyang tala. We need to take risk. We need to go on a journey. After all, life is just but a journey. We are just but pilgrims in this world. Ang problema, yung mismong si Herod at yung all of Jerusalem, lahat ng mga tao sa Jerusalem, pati na yung mga kaparian at mga eskriba, alam kung saan, sa kanilang pag-aaral, kung saan isisilang ang manunubos, ang hari ng mga hari. But they persisted in their stubbornness. Kaya they do not want to rock the boat, so to speak. Ika nga, they do not want to rock the boat. They want to retain the status quo. Dahil natatakot sila, baka mawalan sila ng trabaho. Natatakot sila, baka mawawalan sila ng dilhensya. Si Herod, siyempre, ang kanyang kinakatakot, eh baka masapawan siya. At meron na nga bagong ihihirang na hari. And that was, in fact, an opportunity that they could have taken advantage of. But they did not have the courage to move, to take risk, to go out of your comfort zone. Kaya, keep moving. Sabi nga, galaw-galaw din, baka tayo ay pumanaw. Ibig sabihin, by life in this world is just but a constant motion, a constant change, a constant transformation until we have achieved the Christ in us. Ang pangatlo, the three wise men also bring gifts. So hindi lang sila umalis, hindi lang sila nalakbay. Dala-dali nila ang kanilang provisions, but they have also brought with them the most important part of their livelihood and even their life. Gold, frankincense, and myrrh. Of course, representing the kingship of Christ, the priesthood of Christ, the prophetic function of Christ. But more than that, they also represent each one of them according to their livelihood and where they come from. Kasi natural kung saan ka nang galing, ang dadalhin mo kung ano yung delicacy ng isang lugar o ano ba yung bestsellers doon sa isang bansa. So they brought gifts. And I think this is the essence. Alam nyo, sa Eastern Church, actually ang Pasko para sa kanila ngayon pa lang nagsisimula. Ngayong kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, the Feast of the Epiphany. In fact, as I've said, it has come earlier, much earlier in the second century than the Christmas as we get to know it today. Ngayon pa lang sila nagbibigayan at eto nga ang pinaka-essence, diwa, ang pagbibigayan ng regalo sa isa't isa. And this is how you actualize the gospel values. The birth of the Lord
which is actually Jesus being the gift par excellence. Siya ang pinakakatangi-tangi at pinakamahalaga na regalo na ibinigay ng Ama sa atin. Ay sino dapat mag-udyok sa atin na maging mapagbigay sa ating kapwa sa maraming paraan, hindi lamang sa mga bagay-bagay. It's always time, talent, and treasure. So in other words, the gospel becomes truly actualized in our journey of life if it ends in giving. If it ends in giving. To give freely is a sure sign that we have found Jesus. Kapag ka ikay naging bukas palad, yan ang magiging senyales kung papaano mo natagpuan ang Diyos sa iyong buhay. Lalo't lalo na doon sa mga walang-wala, doon sa mga tinatawag nating the lost, the last, and the least, doon sa tinatawag ni Pope Francis na mga miyembro ng mga throwaway culture, those who are in the peripheries. Kung si Kristo ay nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa bawat isa sa atin, yan din ang kanyang panawagan. Ang maging tunay na alagad at tagasunod kay Kristo ay siyang miyembro ng simbahan na marunong magbigay without expecting anything in return, without strings attached. Indeed, ayon sa isang kasabihan, what we do for ourselves will die with us, but what we do for others will bring us and save us for eternity and for a lifetime. So maraming salamat sa inyo lahat. At sana meron tayong nakapulutang mga aral sa pagdiriwang na ito. Huwag nating kalimutan ang tatlong bagay na ginawa ng mga pantas na dapat ating tularan. They set out after gazing at the star. They were able to give and share their gifts, which prompted them to follow Christ more fully and to come close to Him more dearly. Kaya huwag po nating kalimutan ang tatlong points for reflection. Unang-una, yung tatlong pantas, they see the star, and they set out on a journey, and they bring gifts. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagnilay-nilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako si Father Chris Robert Silliang of the Society of St. Paul, doing all for the gospel. God bless you more.